What's up mga ka-electronically? Nandito na naman tayo, sa isang episode na kung saan matututo ka ng iba't ibang ideas about sa electronics. May anim na uri ng piyesa sa mundo ng electronics. Ang bawat piyesa na ito ay may kanya-kanyang value, rating, classifications, at syempre may kanya-kanyang functions. Ang anim na uri ng piyesa sa mundo ng electronics ay ang capacitor, resistor, transistor, diode, transformer, at ang IC o integrated circuit. Napakalaking bagay ang ginagampanan ng bawat electronic parts na ito, dahil dito nakakalikha tayo ng iba't ibang circuits na nakakatulong upang umangat ng umangat ang ating teknolohiya at makatulong sa pang-araw-araw na buhay. Halina at alamin natin ang kaunting history at basic functions ng bawat electronic parts na ito. Capacitor. 1746 noong unang naimbento ang masasabi nating kauna-unahang capacitor na tinawag noon na Leyden jar, na naimbento ni Peter van Musschenbroek. Maraming uri ng capacitor. Mayroong tinatawag na electrolytic capacitor, mica capacitor, paper capacitor, film capacitor, non-polarized capacitor, at ang ceramic capacitor. Maraming uri ng capacitor. Ngunit mayroon itong main functions, ang mag-store at mag-filter ng flow of current sa isang circuit. Ang isang electrolytic capacitor ay sinusukat ang value sa voltage, at ang capacity naman nito sa farad, resistor. Isang German electrician naman na si George Simon Ohm ang nakaimbento ng kauna-unahang resistor noong taong 1827. From the word resistance. Ang resistor ay may kakayahang pigilan o limitahan ang pagdaloy ng current sa isang circuit. Pagtaas ng value, paglakas din ng kakayahan nito para mag-restrict ng current. Tulad ng capacitor, maraming uri din ng resistor. Ito ay ang carbon composition resistor, thermistor, wire wound resistor, metal film resistor, carbon film resistor, variable resistor, at ang varistor. Maraming uri ng resistor, ngunit ang masasabi nating main functions nito ay ang mag-restrict o mag-limit ng daloy ng current, mag-adjust ng signal levels, at ang mag-divide o maghati-hati ng voltage sa isang circuit. Ang tawag sa value ng resistor ay ohms. Transistor. Ang kauna-unahang napaganang transistor ay ang point contact transistor, na naimbento ng mga American physicists na sina John Bardeen, Walter Brattain, at William Shockley noong 1947 sa Bell Laboratory sa Murray Hills, New Jersey, California. Ito ang electronic parts na talagang masasabi nating nakapagpabago ng ating technology. Alam nyo ba na ang isang napakaliit na processor na nasa isang cellular phones o mga computers na may kakayahang mag-process ng data ng mas mabilis pa sa tao ay naglalaman ng milyon-milyon o bilyon-bilyong transistor? Naging posible yan sa tulong ng chemistry. Nahahati sa dalawang uri ang transistor. Ito ay ang bipolar junction transistor at ang field effect transistor. Ang dalawang uri ng transistor na ito ay may kaunting pagkakaiba, ngunit mayroon itong main functions. Ito ay ang mag-amplify o magpalakas ng signal o current, ang magsilbing digital switch, at ang mag-generate ng electrical signals. Ang isang karaniwang bipolar junction transistor ay may dalawang uri, ang NPN at PNP. Mayroon itong tatlong paa. Ang bawat paa nito ay may pinout na tinatawag na emitter, collector at base. Ang mga field effect transistor naman ay mayroon ding tatlong paa, na may pinout, na gate, drain, at source. Ang bawat pinout sa isang transistor ay may kanya-kanyang functions. Ang bawat transistor din ay mayroong iba't ibang rating at classifications, na nagagamit sa iba't ibang circuit at nakakapag-improve ng ating technology. Diode. Ang diode naman na may kakayahang mag-convert ng alternating current upang maging direct current ay unang na-discover noong 1800s. Napakaraming scientist ang nagkaroon ng ambag upang ma-develop ang iba't ibang klase ng diode. Taong 1919 nang pinangalanan ang diode sa tulong ng isang English physicist na si William Henry Eccles. Kinuha ang pangalang diode sa Greek word na di, na ang ibig sabihin ay to
at old naman na pinaiksing word na electrode. Tulad ng ibang electronic components, maraming uri din ng diode. Narito ang ilan lamang sa mga uri ng diode. Rectifier diode, Zener diode, Schottky diode, photodiode, at ang pinakasikat na LED o light emitting diode. Mayroong dalawang poles ang isang diode, ito ang anode at cathode. Maraming uri ang diode at iba't iba din ang functions nito. Tulad ng rectifier diode na may kakayahang mag-convert ng AC o alternating current upang magkaroon ng polarity o positive at negative na tinatawag na direct current. Photodiode na ginagamit upang maging sensor sa iba't ibang circuits at ang LED o light emitting diode na napakalaking tulong upang magbigay ng matipid ngunit kapaki-pakinabang na liwanag sa ating tahanan, lansangan at iba't ibang lugar. Ilan lamang ito sa napakaraming uri at functions ng diode. Transformer. Hindi ito isang robot. Ngunit mayroon din itong napakalaking ambag sa kung gaano nito napadali ang pamumuhay ng tao ngayon. Karaniwang makikita ang transformer sa mga power supply converters, power amplifiers, matataas na poste ng kuryente, at marami pang electronic appliances. May mga kakayahan itong magpababa o magpataas ng kuryente sa pamamagitan ng induction. At ito ay nadiskubre ng isang English scientist na si Michael Faraday noong 1831. Na-discover niya na ang current na dumadaloy sa isang copper wire ay maaring makalikha ng tinatawag na induction o magnetic field. At ito ngayon ang principles ng isang transformer. Ang isang transformer ay mayroong tinatawag na primary windings at secondary windings. Ang supply o current na dumadaloy sa primary windings ay lumilikha ng magnetic field na nakakaapekto sa secondary windings at nagiging dahilan naman para makapag-produce ito ng current. May kakayahang makapagpababa o makapagpataas ng kuryente sa pamamagitan ng dami o unti ng windings sa primary man o secondary. Tulad ng ibang electronic components, marami din uri ng transformer. Ito ay ang laminated core type transformer, toroidal transformer, chopper transformer, RF transformer, audio transformers at marami pang iba. Marami din uri ng transformers ngunit ang main functions nito ay ang makapagpataas o makapagpababa ng current. Ang isang example nito ay ang transformer na ginagamit sa mga power supply converters. Ang supply na 220 volts AC ay napapababa nito upang maging 12 volts AC. At ito ang tinatawag na step-down transformer. Mayroong mas maraming turns o ikot ng windings nito sa primary na pinapasukan ng 220 volts at mas kakaunting turns o ikot ng windings sa bandang secondary. Dahilan upang makapag-produce ito ng 12 volts o mababang supply sa secondary. IC o integrated circuit, upang mas madaling maunawaan. Ang IC o integrated circuit ay ang mga pinagsama-samang piyesa sa loob ng iisang piyesa lamang. Kung kaya mapapansin natin na marami itong paa kumpara sa ibang electronic parts na mayroon lamang dalawa hanggang tatlong paa. Ang idea na pagsama-samahin ang iba't ibang electronic parts sa iisang electronic parts ay naimbento at naipapatent ng isang German physicist at engineer na si Werner Jacobi noong 1949. Sa kanyang kauna-unahang integrated transistor amplifier. Ang isang integrated circuit ay maaring maglaman ng iba't ibang microelectronic parts tulad ng resistor, capacitor, transistor, diode at marami pang ibang electronic parts. Napakaraming uri din ng IC, mayroong audio IC na may kakayahang makapagpalakas ng audio signals, tuner IC o makasagap ng iba't ibang frequency. At ang alam nating lahat na CPU o Central Processing Unit na naglalaman ng bilyon-bilyong transistor sa loob. Ang isang nanochip na nasa loob ng isang smartphone ay maaaring may kakayahang maglaman ng bilyon-bilyong transistor o higit pa. Kung kaya hindi nakakapagtaka na mas higit pa ang nagagawa nito sa isip ng tao. May isang uri din ng IC na may kakayahang makapag-store o makapag-imbak ng data. Ito ay ang mga EEPROM o ang Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ang anim na electronic parts sa mundo ng electronics na resistor, capacitor, transistor, diode, transformer,
at ICO integrated circuit ang mga dahilan kung bakit may hawak kang smartphone o computer ngayon. Napakalaking tulong ng mga electronic parts na ito upang makabuo ng iba't ibang circuit at makabuo ng iba't ibang mga bagay na nakakatulong sa buhay nating mga tao. Ang mga maliit na bagay na ito na pinaglana ng pawis at panahon ng iba't ibang mahuhusay na tao sa iba't ibang lugar at iba't ibang panahon ay nagkaroon ng napakalaking tulong sa kung ano ang meron tayo ngayon. Isipin nyo na lang kung wala ang mga ito. Ano kaya ang buhay natin ngayon? Malamang gumagamit pa rin tayo ng mga lumang pamamaraan ng paglikha ng apoy. O sumasakay pa rin tayo sa mga alaga nating hayop upang makapunta sa iba't ibang lugar. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga bagay na ito? I-comment mo na yan sa baba. Sana ay may natutunan kayo, huwag kalimutang i-share, i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-electronically.